ni kapatid ko po, si Ate Marlene. Pag magsasalita daw po ako dahan-dahan. Ang bilis din eh. Okay na. Daka daw hindi nyo mabutan. So, kasi po, kung sasalita ko talaga yung napakabilis. Lalo po pag naghahabol ka ng oras. No? Alas 11. Alam niyo po sa amin sa San Juan, alas 11 tapos na po kami. Nag-uuwian na po kami. No? Ngayon na po, hindi naman siguro tayo nagmamadali dahil meron naman tayo pagkain after this. Okay. So, purihin po ang Diyos. Karamihan pala, karamihan pala po dito na nagsisimba ay mga kababaihan. Ano? So, pinagagalak po kayong makasama sa pagsamba po sa umagang ito. Po, sa pangalan po ng iglesia rin sa San Juan, ang Open Door Baptist Mission ay pinaka-arating po namin ang ikapitong anniversary po ng inyong iglesia. 7 years na po kayo. Ano po? Para magkaedad po tayo, amin din po is Baptist Mission din po kami noon sa San Juan. Ano po? Sa tingin ko, baka mas marami kayo dito. So, magkaedad din po. Ano po? Napakahirap po ng lugar doon. Dito, buti meron nag-donate ng lupa. Ano po? Doon yung lupa ron, 9,000 per square meter. Ganun kamahal. May pampatayo kami ng building, wala kami pambili ng lupa. Yun po yung kailangan namin doon, mga kapatid. Kaya kayo may lupa na, pampatayo na lang kailangan ninyo. Amen. Okay. So, mabilis na lang po sa inyo. Okay. So, ako po ay binigyan ng topic. At ang binigay kong topic sa atin ay ito, napakahaba. Actually, pag ako po nag-preach, may iksi lang ang topic ko eh. Malaman. Intindihan na. Pero ngayon, napakahaba. Kaya mahaba rin sigurado ang preaching natin. Ano okay na. Taking a leap of faith in perilous time. Okay, tayo po tayong lahat at basahin po natin ng isang verse sa Bible. Nakasulat po dito yung Isaiah chapter 41. Sabay-sabay po natin basahin ang verse 10. Isaiah chapter 41, verse 10. Okay. Sabay-sabay po tayo, verse 10. Nakita niyo po, ready? Begin. Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee, yea, I will help thee. I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Puri po ang Diyos, let us pray. Puri po lang sa umagang ito, kami po ay lumalapit at tumutulog muli sa inyong harapan. Humihingi, Panginoon, ang inyong pag-iingat at pagagabay sa amin po sa umagang ito, sa amin pong pag-aaral ng inyong salita. Nalangin po namin ang inyong banal na Espiritu ang siyang kikilos po sa aming kalagitnaan. Kausapin niyo po ang bawat anak mo na narito, Panginoon, sa mga salita mong aming mapag-aaralan. Hamunin niyo po ang bawat isa po sa amin. Kaya nga po gamitin ako, Panginoon, sa umagang ito bilang daluyan ng inyong pagpapala at kayo lamang po ang siyang maitaas at madakila sa aming kalagitnaan. Dalangin po namin po lang naman gawa na kaaway na siyang magiging sanhin ng pagkasira ng gawain ito ay patuloy po namin dinadalangin na inyong usawayin upang sa gayon kayo lamang po ang siyang ang aming mapuri at madakila po noon sa umagang ito. Ingat na kami hanggang sa matapos ang buong araw na ito. Sa lahat po ng aming gagawin at kayo lamang po ang aming mapuri at malaki. Ito po aming samod dalangin na may pagpupuri at pagpapasalamat sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Kakaupo na po tayo. Lumaki po ako sa Marikina kaya hindi ako marunong mag-Ilocano konti. So, Ilocano po namin sa Pangasinan. Okay nga ron. Pagdating po dito sa La Union, iba rin ang Ilocano. Mas matindi pagdating dito sa Ilocos, iba na ang Ilocano, nawala na yung letter T. Okay, ma. Wala na yung mot. Mot sa Ilocano, di sana sa Pangasinan. Mot. Kaya mot. Napamotan. Dito, napamotan. Nawala yung dulo. So, ganyan pa man po, ano, siguro naman, naiintindihan niyo pag nagtatagalog ako, ano po.
Okay, dahil pinapanood natin sa mga TV, sa mga teleserye, Tagalog din naman. At naiintindihan nyo, biyak pa nga kayo eh. So, magtatagalog po ako. Sabayan na po natin ng English, alam, Spanish. Okay, so ating topic nga po, sabi ko kanina, taking the lead of faith in perilous time. Okay, pag sinabi po natin leap of faith, ano po ibig sabihin ng leap of faith? Leap, ibig sabihin po ay paghakbang. Pero pag sinabi mo paghakbang, parang hindi tama. Okay, yung paghakbang, ito po yung leap na tinatawag, yung malaking hakbang. Ha? Hindi basta-basta hakbang, kundi napakalaking hakbang. Hindi mo pa rin sasabing talon. Iba rin siya sa talon. Okay. Kasi po, sabi niya dito, leap. So, pag sinabi ko kasing talon, iba na yung topic ko sa message na binigay sa na topic na binigay sa akin. So, leap lang muna tayo. Okay. Ibig sabihin, malaking hakbang. Okay. Malaking hakbang, saan daw? Nang pananampalataya. Okay. Sa panahon ng delubyo. Danger. No po? So, yan po yung ating topic ngayong umaga. So, ang leap of faith po, sabi dito, is an act of believing or attempting something whose existence's outcome cannot be proved. Okay. Nahandahanin po natin. Sabi ko, tahan-tahanin ako. Okay. Ang pag-leap of faith daw po, mga kapatid, ay ito na po yung paniniwala mo na gagawin mo ang isang bagay na hindi ka sigurado kung makukuha mo, magagawa mo, o ma-achieve mo ang bagay nito, pero susubukan mo pa rin. That is leap of faith. So, nakuha niyo po mga kapatid. Another po is to do something even though you are not sure it is right or will succeed. Gagawin mo yung isang bagay kahit hindi mo sigurado kung magagawa mo ba ito o magsasucceed ka ba pag ikaw ito ay sinubukan mo. Okay. That is leap of faith. So, tignan po natin yung faith. What is faith? Hebrews 11:1, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Tagalogin po natin, ng haba-haba. Ang pananampalataya raw po ay paniniwala sa bagay na hindi mo nakikita. Nakuha niyo po mga kapatid? Naniniwala ka sa isang bagay na hindi mo nakikita. Naniniwala po ba tayong mayroong Diyos? Sino naniniwala may Diyos? Taas ang kamay. Ay, iba, ayaw mo, di ba? Okay. Nakita mo na ang Diyos? Hindi pa. That is faith, mga kapatid. Okay. Marami pong pangako ang Diyos sa Biblia na gusto niyang ibigay sa atin, pero kulang tayo sa pananampalataya, kaya hindi natin nakukuha. Yun po yung problema. At yun ang gustong mangyari ng pastor po dito, na magkaroon tayo ng mas malaki pa ang pananampalataya para yung blessing ng Diyos ay maabot po natin. Okay, ulitin natin. Ano ibig sabihin ng pananampalataya? Hebrews 11:1, paniniwala sa bagay na hindi mo nakikita. Okay, maliwanag po yan, mga kapatid. Yun daw yung hakbangan natin. Madali bang humakbang pag hindi mo nakikita yung hakbangan mo? Hahakbang ka ba pag hindi mo nakikita yung hahakbangan mo? Hindi, mahulog ka. Anong kabaligtaran ko ng faith? Doubt. No? Fear. Fear. Ang kabaligtaran ko ng faith, fear. Ang Tagalog ng fear? Takot. Anong another word ng takot? Agam-agam. Pagdadalawang isip. So, ibig sabihin, hindi mo nakikita yung hakbangan mo, nagdadalawang isip ka, natatakot ka ngayong humakbang. Yun ang problema, fear, kasi wala kang faith. So, kung wala kang faith, meron kang fear. Para makahakbang ka, kailangan mo ng faith. Ano po ba, ano po yung pinakahakbang sa atin ng Diyos? Ano yun, pinakahakbang mo ako, ano bang hahakbangin ko? Okay. Literal po ba yun, mga kapatid? Sa buhay po ng tao, merong apat na dapat siyang napakahalagang hakbangin. Bibigay ko po sa inyo apat nito, mga kapatid, ha. Unang-una, yung tinatawag po, letter S lahat. Unang-una, letter S, salvation. Ano ibig sabihin ng salvation? Sa Tagalog? Kaligtasan. Ang isang tao, para makamtan niya yung pagpapala ng Diyos, kailangan niya letter S.
kaligtasan. Ang pagkaligtasan po ay isa rin napakalitang paghakbang. Madali po bang, sino po ba napakadali dito tumanggap kay Kristo bilang kayang tagapagligtas? Di ba napakahirap? Napakahirap pag-apply. Minsan tataguan ka pa ng mga winilitlisan mo eh. Tatalong pa sa bintana, wag ka lang makikipag. Makatakas lang sa isa pangangaral ng pastor. Okay. Dahil mahirap silang humakbang. Ayaw nilang ipagkatiwala ang kanilang buhay sa Diyos. So, paano siya mapapagpala ng Diyos kung ayaw niyang lumapit sa Diyos? Kaya nga po sabi dito ng Diyos, Acts chapter 16 verse 31. Acts 16:31, sabi niya, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved and thine house. Ephesians 2:8-9, for by grace are ye saved through faith. It is the gift of God. Amen. Okay. Not of works, lest any man should boast. Anong hakbang gagawin mo ron? Kailangan mong paniwalaan sa Yesu Kristo bilang iyong tagapagligtas. At sabi ni Kristo, dahil ikaw po ay naniwala ka sa kanya bilang iyong tagapagligtas, humakbang ka ng napakalaki sa buhay mo. Pero kung hindi ka naniniwala sa Diyos, ayaw mo pa rin. Kasi, ewan ko, takot ka yata. Ha? Steady ka. Another po na dapat po nating hakbangin sa ating buhay, yung tinatawag nating sanctification. Alam niyo ibig sabihin ng sanctification? Okay, sa Bible school, ang turo namin dito, salvation from the presence of sin. Okay, anong ibig sabihin ng salvation from the presence of sin? Kasi salvation is the salvation from the power of sin. And sanctification is salvation from the presence of sin. Ibig sabihin, ang Kristiyano, after na maligtas, kailangan siyang humiwalay sa mundong ito. Romans 12:1. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies holy. Bago may sacrifice, maging holy muna. That is sanctification. Holiness. Kristiyano ka, Marites ka, hindi pwede. Ha? So kung Marites ka, humakbang ka. Iwanan mo yung paging magiging Marites mo. Lumipat ka sa kabila. Sa buhay na may kabanalan. Palaaway ka. Ito yung lugar mo yun, palaaway. Humakbang ka sa lugar na walang away. Yan po yung pamumuhay ng may kabanalan, mga kapatid. Yun ang pangalawang hakbangin dapat ng mga Kristiyano. Nahakbang niyo na po, mga kapatid. Nahakbang na po ba natin? Yes. Kung mapabarkada ka sa mga kabataan, ha? Iwanan mo yung pagiging makalukuhan ng mga kabataan yan. Humakbang ka ulit. Sabi ng Diyos, fear thou not. Huwag kang matakot, baka mawalan ka ng kaibigan. Ha? Kung mawalan ka ng mga malukulukong kaibigan, papalitan naman ng Diyos ng mga mabubuting kaibigan. Amen? Amen. Kung meron ka mga kaibigan na mga basagulero, papalitan Diyos sa mga mababait na kaibigan. Yes, kaya huwag kang matatakot, humakbang. Nakuha niyo po. Okay, medyo bumibilis na ako magsagot. Okay, another po na hakbangin natin. Yung Romans chapter 12, verse 2. Ito po, alam niyo mga kapatid, ito po yung mga tawag ito, yung